ang Epic Challenge sa episode na ito. Inamo nila ako kung subukan kong mag-paddle from doon sa dulo at hanggang doon naman sa end ng San Juanico. 2.16 kilometers ang haba ng San Juanico, kaya naman aabot sa mahigit na 4 na kilometro balikan ang sasagwanin itong ating bida. Patuloy lang ang aming paglalagalag sa Pinas, upang manghamon ng mga ordinaryong individual na malampasan ang aming adventure challenges na ibibigay sa kanila. At dahil nandito tayo sa lalawigan ng Leyte, tamang-tama lamang nabisitahin natin ang ating local friend sa Ormoc City, na si Cathy, na siyang magiging crewless challenger sa ating episode. Bilang lehitimong taga-Ormoc, excited siyang ipakilala ang Lake Danau, na siyang magiging location ng ating adventure sa docu-reality episode na ito. Andito tayo ngayon sa Lake Danau, kung saan lugar ako pinanganak sa Ormoc City. Malaki at naghugis gitara ito. At ang pagtawid sa lawa sa pamamagitan ng paddleboard, ang siyang magiging challenge para sa ating first-time clueless guest. Nalampas 2 kilometro mula sa launching point hanggang sa kabilang dulo. Kaya bali aabot din sa halos 5 kilometro hanggang pabalik. At tulad ng mga naunang guest sa ating reality challenges, walang kaalam-alam sa pagsagwan nitong ating challenger. Kaya naman puro palpak ang kanyang mga unang pagsagwan. So itinuro namin sa kanya ang basics ng paddleboarding. Tingnan na lang natin kung paano niya gagamitin ang kanyang natutunan para makatawid sa Lake Danau. Bago pa lang ako sa pagpa-paddleboarding, tinuruan lang din nila ako. Medyo nahirapan ako at first kasi bago pa nga ang hirap magbalanse, nahuhulog din ako. Pero sinubukan ko talaga kasi medyo interesting naman din talaga ang mag-paddleboarding. So ayun na nga, sinimulan na ni Cathy ang pag-paddleboard mula sa launching point ng lawa. At dahil madali lang matutunan ang pagpa-paddleboard, ay mukhang nagagamay agad ng ating didang paddler ang pagsagwan. Ang talagang challenge lamang para sa kanya dito, ay kung kakayanin ba niyang tumawid ng 6 na kilometro patungo sa kabilang dulo, hanggang sa pabalik ng walang pahinga. At ang lahat ng kaganapan na yan ay i-video ng guest vlogger na si Dexter Rubio gamit ang drone para sundan ng ating didang paddler. So habang patuloy lang sa pagsagwa nitong si Cathy, ay pwede mong i-like ang channel na ito, mag-subscribe ka na rin, at i-on ang notification bell para sa mga future challenges na aming i-release sa hinaharap. Makikitang hindi nagmamadali itong si Cathy sa pagsagwan, dahil talaga namang relax at chill lang siya sa pagtawid sa Lake Danau. Maganda mag paddleboarding, lalo na pag baguhan ka, kasi relax lang yung tubig. Kalmado lang siya at hindi naman din kalakasan yung hangin, hindi masyadong at malawak para mag-practice ka paano mag-paddleboarding. Kaya naman inabot siya ng halos 2 oras bago narating ang kabilang dulo ng lawa. Agad din siyang bumuelta pabalik para tapusin ang challenge na ito. Napagtanto niya na kukulangin siya sa oras para mag-relaxing sa floating cottage mamaya. May sentimental value ang lugar na ito para kay Cathy, dahil lagi siyang bumibisita dito noong mga panahong kailangan niyang mag-emote kapag siya ay broken-hearted. Wala
lagi akong nagpupunta dito kasi ang sarap dito pag maggusto mong ano, mag-relax, mag-chill kasi sobrang lamig ng hangin, nakaka-relax. Tapos ang tahimik ng lugar. Kung gusto mong mag-senti, mag-emote, pag broken ka, okay din, makakapag-isip ka ng maayos para mag-move on. Dati, isa at dalawang floating cottage lang nandito, tapos wala pang masyadong pumputang turista. Pero ngayon, may kayak na, may nagbo-boating, meron ding floating cottage na mga 10. Dahil na rin sa pasang-ayon na daloy ng tubig at ihip ng hangin. Ay mas mabilis niyang narating ang pabalik sa starting point na nakuha lang niya nang wala pang isang oras. Kung kaya naman pasado ang grado natin kay Cathy dahil natapos niya ang 6-kilometer paddle challenge na mukhang hindi man lang pinawisan. Nakakatuwa naman kasi nakuha ko yung tamang tempo ng pagpa-paddleboarding at na-successful naman ako sa challenge nila na mag-paddle ako from end to end ng lake. At maganda sa experience. At ang nakakatuwa doon, merong sumusunod sa akin na drone para makuha kung paano ako mag-paddle na medyo marunong na din. Minsan lang talaga may pupunta dito ng mga document, nagdo-document, nag-feature ng lake namin. Kahit yung ibang turista na mamangha na akala nila may bubuyog na lumilipad. Yung pala, drone pala kasi bago pa sa ano nila. Pero yun nga, nakakatuwa lang kasi bagong experience sa akin. Ang di niya alam ay may susunod pang mas challenging na adventure para sa kanya kinabukasan. Kinabukasan ay nagtungo naman ang ating reality crew sa hangganan ng Leyte at Samar. Dito sa sikat na isa sa pinakamahabang tulay sa Asia, ang San Juan Eco Bridge. Dito ay itutuloy ni Cathy ang kanyang adventure challenge na kung saan ay tatawid naman siya sa San Juan Eco Strait. kilometers ang haba ng San Juan Eco, kaya naman aabot sa mahigit na 4 na kilometro balikan ang sasagwanin nitong ating bida. Bagamat mas maikli ito kaysa sa kanyang Danao Challenge, ay higit na challenging naman dito ang malakas na daloy ng current at ang mga munting alon kumpara sa kalmadong tubig ng Danao. Dahil dito ay may mga additional skills na itinuro si Geek Adventurer sa ating paddler upang malampasan niya ang mga alon. Una, tinuruan muna niya akong mag-balanse. Medyo mahirap kasi, pero natutunan ko din naman hanggang sa nakaya ko nang i-balance siya. Ang mga activities po na nangyayari po dito is, sa ngayon po dumadami na po siya. Dati-dati po nakikita-kikita natin yung mga nagpapangka lang dito, namimingwit, naniisda. But as time goes by, marami na pupunta dito ang mga turista, marami na rin pong activities dito, just like banana boat, kayaking, meron din pong umiikot-ikot dito minsan ng mga jet ski, tsaka yung yacht po. Across San Juan Eco Bridge, every morning po marami po dito ang nagja-jack, meron din pong nag-walking, lalo na po yung mga riders po, yung mga nagbabiking po. At tulad ng sa Lake Danao ay relax lang na nagsimulang magpaddle itong si Cathy. Nag-start ako doon sa my port.
Hanggang sa malapit sa kalagitnaan ng San Juanico Bridge ay maayos lang ang kanyang pagsagwan. Maya-maya pa ay naging mas maalo ng tubig sa lugar na ito, na siyang di inaasahan itong ating bida. Kaya naman umupo na lang sa paddleboard si Cathy upang hindi mahulog sa tubig. At maya-maya pa ay nagdesisyon na siyang bumalik sa starting point ng challenge. Dahil sa lumalakas na agos at alo ng tubig, ay inabot ng takot ang ating paddler. At dahil dito, obviously ay hindi pasado ang naging grado ni Cathy sa kanyang pangalawang challenge. Dahil sa kanyang pag-chicken out sa kalagitnaan ng San Juanico Strait. Ngunit magkaganon pa man, ay enjoy naman siya sa naging experience niya sa adventure na ito. Yung mga na-experience ko dito, sobrang nakaka-amaze kasi relax yung busy ka sa work, tapos pag wala kang trabaho, nakakawala ng stress. Hopefully ay nag-enjoy din kayo sa panonood ng episode na ito. Kaya abangan ng future episode ng iba namang challengers na gusto rin subukan ng paddleboarding na magmumula naman sa ilog hanggang sa gitna ng dagat. I am Cathy Sinahon. Isa akong admin officer staff sa isang private company. And I'm ready for the next challenge kasi ang una talagang hamon nila sa akin is doon sa submit. Kung sino may mga kapanood nito. Wait. Action. Sa mga makakapanood nito, San Juanico Challenge. Yes! Ulit! Alright, take two. Action. Kasama na rin yung parang family blend. Hindi lang, pinay mo lang. Kasama na rin yung parang family bonding at yun lang. Cut. Yes! Welcome to San Juanico Bridge! Guys, welcome to Tacloban! Pupunta na po kami sa gitna ng lake. Ang sipag mong magbomba! Naman! Ako pa ba? Para ikaw yung nagdadrive ha, tapos sumandar. Okay, action! Go! Yes! Mas, palagay ko ulit! Okay na! Shit! Ang hirap pala mag-paddle. Iwasan mo, bilis. Wow! Mga turista nila, kaso nung bago. Kayo mo ang tumayo. Ayan, gusto mo ganyan. Yung ano, yung paddle sa side na to para makita yung paddle. Sige, dun sa mga. Sige, action.